Good day, no? Good day sa inyo. Hindi ko alam kung kailan niyo po ito papanoorin. Si Ma'am Zelmike po, kasama ko po ang inyong speaker yesterday, si Ma'am Cecil Amog. Andito si Ma'am Cecil kasi explain niya po muna sandali sa inyo yung inyong writing activity para po madali po ninyong matapos. Ma'am Cecil, baka pwede pong ma-explain po natin sa mga teachers yung ating writing activity. Okay. Thank you, Ma'am Zel. Ano? Naku, napakadali lang naman po nung ating writing activity, mga inspiradong guro. Ang gagawin naman po natin sa ating writing exercise ay punta po kayo sa labas. Ayan, labas ng tahanan ninyo. Pwedeng kahit sa saan, malapit sa nature. Okay, what will you be writing about? So, you will be writing about the reality of life. Any reality. Pwedeng meron kayong nakitang bata, pwedeng tao, pwedeng meron kayong nakitang ibon, any reality na gusto nyong isulat. Ano? So, susunod, gather pictures for the mind. So, ano ba yung pictures for the mind? No? Ibig sabihin, sa inyong pag-iisip, ano yung gusto ninyo na i-portray doon sa iyong mga tagapakinig. Halimbawa, gusto nyong i-describe yung bata. By the way, Mamzel, pwedeng Tagalog or English. Kung saan po kayo komportable, ano? Doesn't need to be in English. So, with this pictures for the mind, halimbawa, ang napili nyo pong subject ay yung isang bata. Di ba? Actually, pwedeng ang estudyante nyo eh. Si Nene ay nakita ko sa lansangan namin. Siya ay walang load. At nakita ko ang suot niya ay gula-gulanit na damit. So, yung sabihin maraming, tulad po ng nabanggit ko kahapon, maraming descriptive words. So, Ma'am Cecil, kahit anong parang nakakatch ng attention nila. Yes. Yung sinabi ko lamang na lumabas, maganda sa nature kasi ang daming pwedeng subject sa nature. At saka iba-iba po kayo ng lugar. So baka pwede nyo kaming i-tour dyan sa inyo. Pwede. Tapos isa pa pala, ma'am, limit lamang siya 5 to 10 sentences. Meron, ma'am, kasi mga nagtatanong, yun daw pong question sa left side. Lahat daw po ba yun sasagutin? Sasagutan lahat, hindi, joke. Guide questions lamang po siya. Pag sinagutan nyo lahat yun, magiging 100 na ang sentences nyo. Guide questions lang siya. Those questions are to guide you, no? Para i-exercise yung pagra-write for radio. Pagra-write using picture words, no? Yung mga word pictures, in other words. No? Yung descriptive words. So, bali, ma'am, kailangan merong parang for what they see. What they see, what they smell, okay. What they feel. Kaya nga sabi, yung texture. Yung sa pwede ring taste, no? Kung gusto nyong pag-usapan na tungkol sa pagkain, pwede rin. Ano yung kulay ng pagkain? Bakit mo paboritong pagkain? So, mas maganda, ma'am, kung more senses involved. Yes, more senses. And, yon, yung ability natin, ano, di ba sabi ko po sa inyo, yung to harness the imagination of your listener. No? Paano nyo kami dadalhin kung asan kayo? Diba? So, 5 to 10 sentences lang po. Limit, ha? 5 to 10 sentences so, only. So, just pick something, anything, yes. No? That would catch your imagination. Tapos, sulat nyo po, ipakita nyo sa amin. Ipaamoy ninyo sa amin. Yes. Ipahawak ninyo sa amin, no? Kung ano man yan. At yun pong nasa left side, ulitin lang po natin, hindi po sasagutan lahat. Magiging 100 to 1,000 sentences. Ito po ay para lang po kayo ay mag-guide, no? Mag-guide. Ano yung, what types of words are you going to use? Because as you answer those questions, pili kayo kung ano yung gusto nyong sagutan doon, mag-guide kayo, no? Hindi nyo kailangan sagutan lahat. So, ang final product nyo po, yung ilalagay nyo po sa quiz nyo, yung 5 to 10 sentences. Yes, lang. 5 to 10 sentences. So, maganda po yung binigay po ni Ma'am Cecil na worksheet para po doon na kayo magsulat. Because at the end of the work, yung handout, di ba, may worksheet siya,
Tapos sa nakasulat doon, you can write the yung final output doon sa half yung space na yon na half page ano before the references kung nakita niyo. Tapos ma'am, may nagtanong din kasi ma'am nung ending. Ending. Oo, paano daw po yung ending? Ah, yan. Oh. So yung ending may nakasulat, you can end. Naalala niyo po no? Ang goal natin is to inspire our students. So when you write your scripts, write something that would inspire them. I would like to end with this saying or this inspirational thought or this dictum or this quote from a famous person. Parang ganun. Okay. So parang malinaw na naman ata. Malinaw na ba? Parang malinaw na naman. Okay, good. If you have questions, i-post lang po yung questions. Mm-hmm. Tapos andito naman po si Ma'am Ceci lagi. Pwede naman po nating matanong. Okay. Maraming salamat Ma'am Ceci. Ay, maraming salamat Ma'am Ceci. Baka po meron kayong final message kanila. Ay, nako, ano lang. Maging inspired sa pagsusulat. Nako, keep it simple, mga inspiradong guro. Huwag nating pahirapan ang ating pang sarili. Pang 7-year-old, di ba, pang 7-year-old. Ayan, ano, pinakasimple at pinakamadidescribe nyo, no? Para itikal yung aming imagination. Mas maganda. Okay. Happy writing! Salamat! Hanggang dito na lang si Ma'am Cel. Sana inspirado kayong magsulat. Salamat po! Salamat, Ma'am Cecil. Thank you, Ma'am Cel.